Ay, magandang gabi po. Ginabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog, no? Tulungan niyo ako dito ah, unawa, magbigay din kayo ng sarili niyong opinion tungkol ho dito. Kanina lang ho to eh. Yung ano, eksplanasyon ni nung presidente ho ng ano ng Atom si Bote, ha? Atom Corporation nilinaw na hindi bahagi ng kasunduan ng pamagat nito eh. Na ating mga saktong balita, nilinaw po ng kumpanyang Atom Corporation na hindi bahagi ng kasunduan sa Bureau of Corrections ang paghuhukay sa bilibid. Panoorin po natin ang panayam sa presidente ng Atom, si Ginoong Virgilio Bote. Sir, for the record lang, ano po ba ang Atom Corporation at paano napasok po kayo sa joint venture sa Bureau of Corrections? Yung pong Atom ay hindi naman construction company, developer. Na pag meron akong nakita ng lupang. Hindi pala siya construction company, developer lang pala siya, sabi niya. Gusto kong i-develop, i-develop ko. Subdivision, gano'n. Para, ano lang, pang kung kailan ko lang gusto, at may makita akong magandang property, hindi ako contractor na sinasabi nila. Ngayon, kaya naman ako napunta na kilala si yung joint venture na yan, dahil ang nagpatawag isis po sa akin ay DOJ under nung si ang nagpatawag daw sa kanya mismong DOJ ya under Secretary Guevara pa gusto nilang buhayin. Secretary Guevara raw ang nagpatawag sa kanya o mga boss ha. Yung paglilipat, so tinatanong nila ako ano nangyari during Aquino administration. Yun lang ang pinag-umpisahan. So tinanong daw siya ano nangyari during the Aquino administration kasi nung Aquino administration plano na palang ilipat yan eh no. Nakalimutan na yan. After pagpasok ni Pangulo Duterte, nakalimutan na yan. Nung pumasok si Digong, nakalimutan na rin yung paglilipat ng bilibid. Ah, oh, sige. Pasok na nga si Secretary Guevara, nagpa-inquiry. What happened? So sabi ko, nagiging... Nagpa-inquiry daw si Secretary Guevara. Oh, what happened? Ah? Problema na lang nito. Doon sa kausap ko na, hindi ko na matandaan kung sino sa DOJ. Matagal na yun eh. May kausap daw siya sa DOJ, matagal na yun, hindi niya raw matandaan. Malilimutin pala si Presidente. Eh sabi ko, problema lupa. Eh sabi ko, di para matuloy na lang yan, magdulit na lang ako ng lupa. Walang kapalit. Walang kapalit. Magdulit ako ng... Ang bait niya, bibigay lang siya ng lupa, walang kapalit. Oh, yeah, mabait, mabait ito si Bote. Oh, at hindi ba sa lupa ah? 230 hectares yung binibigay niya ng walang kapalit, sabi niya. Ang lupa, nang matuloy na lang na may economic activity sa bayan ko dahil mayor nga ako doon eh. So, yun na nga, bigla na. Kaya siya nagdo-donate ng lupa para doon ilipat yung bilibid. Para magkaroon daw ng economic activities kasi mayor nga siya doon eh. Ang nawala yung issue, so biglang may nagpakilala sa akin kay DOJ rin. Hindi ko lang matandaan kung sino eh. Hindi ko lang masabi. Hindi niya masabi. Hindi niya matandaan kung sino. Taga DOJ din. Kasi makalimutan lang. Matandaan lang ako, Johnson. So, pinatawag ako. May meeting daw kay General Bantag. Hindi ko naman kilala si General Bantag. So, dumating ako doon sa Muntin Lupa. Hindi niya kilala si General Bantag. Basta pinatawag siya. Punta siya Muntin Lupa. Sige, tuloy, tuloy, tuloy. Wala pa kami 5 minutes nag-usap eh. Nasabi ni General Bantag, sige, inspeksyon. Ang bilis! So, wala pa rin 5 minutes sila nag-usap. Daan bilyon ang nakataliha dito. Hindi natin yung lupa mo kung pwede. Second time, pinatawag ako, meron datating daw si General Bantag. So, sinamahan ko sa lupa ako. Wala pang 10 minutes, 15 minutes. Nakakita ni General Bantag, pwede. O sige, General tayo. Ang bilis ng usapan talaga. Kaya kapal, sarado na yan, sabi ni General Bantag eh. Ah, sarado na yan kung hindi niya pinapatay si Kwa Kapersi. Sarado na talaga eh. Ah, bilis. Pag-usap ko sa Bucor Business Center, gawin niyo yung dokument. Pag-usap siya sa Bucor Business Center, meron palang Bucor Business Center eh. Hindi ko alam yun ah. Baka kayo, may alam kayo mga boss na Bucor Business Center. Doon siya nakipag-usap eh. So, kung ano mga legal gawin nyo, at willing ako, na dyan na ilan natin ilipat. So, ginawa nila yung ano, ang gumawa ng papel niyan, yung Bucor Business Center, na sabi sa akin ang... Ang gumawa ng papel niyan, Bucor Business Center o... Bucor Business Center,
Eh, Mayor, bakit hindi mo nalang i-develop ito? Mahanap ka ng financier, ala ka ko kung kakayaan dyan. Eh, di mahanap ka ng financier, ah, pinade-develop. Eh, Mayor, bakit hindi mo nalang pa-develop ito? Yung muntin lupa, eh, wala akong kakayaan dyan. Sabi ni Mayor, mahanap ka ng financier. Gagalingin yung mga boss, tulungan niyo ako dito. 35-35 tayo sa profit. Eh di ko may makita kang mga... 65-35 tayo sa profit. Di ko ba'y profit tubo? 65-35 ang partiyan, ha? Oo. Kung, naghahanap pa si Mayor kung sino makukuha niyang ano, di mag, ano, mag, mamumuhunan. No? Foreign investor. No, foreign investor. Investors. E di may bigay mo yung majority. Which is true. Sa negosyo. E sabi ko, kung yun ang gusto niyo, eh, para matuloy na lang din. Sabi niya kasi, may Republic Act 10575. Basahin mo. Republic Act 10575, ha? O, basahin mo. Sabi sa kanya, binasa. Di binasa ko nga. Huh? Giving sole authority to the Director General. Pero, oh, sabi raw nung binasa niya, giving sole authority to the Director General, ha? Sole authority. Oh, tuloy natin. Based on the approval naman ng SOG at ng Presidente. Alam mo yun, eh. Patay tayo dyan. Paano naging sole authority? Eh, based on approval ng DOJ saka ng Presidente. Ay, mga boss, magulo sa isip ko. Kayo ba papano? Alam nyo, importante yung mga komento nyo, eh. Ah, yung binasa raw niya, 10575 na sinasabi niya, nabasa niya, giving sole authority kay Bantag. Pero, with the approval of DOJ at saka ng Presidente. No? Ewan ko. Eh, sa akin, hindi o ano yun. Hindi o sole authority ang tawag doon. Ha? Caretaker. Caretaker lang si Bantag. Kasi maski aprobahan ni Bantag, kung hindi papayag ang DOJ at saka yung Presidente, wala rin kwenta. Kailangan ipaalam niya. Kaya hindi ano yun. Anong sole authority doon? Ang sole authority natawag, nyari, lupa nyo. O, sole authority kayo, lupa nyo yan eh. O, diba? Kayo ang sole authority. Hindi pwede sabihin natin na hindi mo lupa. O, caretaker ka nga lang dyan. Empleyado ka lang dyan si Bantag. Paano siya nagkaroon na sole authority? O, diba? Ang gulo to si Presidente rin to eh. Presidente na Atom. Tuloy-tuloy. Kaya, humingi naman ngayon, pagkatapos na kami magpirmahan sa joint venture na 65-35, kapalit ng lupa. So, bago naman yun, pinirmahan ni Secretary Bantag, nasa kanila na lahat ng titulo. Sinabit ko na, pinirmahan ko na, may deed of donation na akong ibinigay. Ngayon, nasumulat ngayon. Yun, yung deed of donation na binigay niya. Kanya'y lupa. Siya siguro ang sole authority dahil lupa niya yun eh. Titulo niya, di ba? Kaya pwede siya pumirma. Sole authority niya. Lupa nga niya yung dinodonate niya eh. Oh. Pero itong kay Bantag, hindi niya lupa yan. Para magkaroon siya ng sole authority. Di ba mga boss? Ang gulo. Okay, tuloy. Siya sa kay Secretary Guevara na ini-inform nga niya. Kasi yun talagang ang alam ko dyan mag-emanate, dyan mag-umpisa sa Bucor. At kung kulang man ang Swiss Challenge, di sana sinabi ni SOJ Guevara, kulang ng dokumento. Para sabi lang ni, ang pagkakaalam ko lang, di ko nakita yung order eh, na sabi ni Secretary Guevara, hold in abeyance for further study. Ngayon, after several months, hold in abeyance for further study, sabi raw ni Secretary Guevara. Ngayon, after several months, sabi niya. Nagtanong din si DJ Bantag kay Secretary Guevara, ano na ang lagay ng investigation, ng study. Wala namang sagot hanggang ang sabi ko kay Secretary General Bantag, eh, ihinto na natin. Ang sabi naman ni General Bantag, hindi ah, pupunta ako kay Pangulo. O, edi pinatawag naman siya ni Secretary Medjaldea, Bingbong Medjaldea. At ang sabi sa kanya, huwag mo nang ituloy yan. Baka malaman pa ng Pangulo yan, magalat pa sa iyo. Nagtatakan naman ako, baka gano'n na salita ni Secretary Medjaldea. Saan ayon sa kay General Bantag na ayaw daw ng Presidente yung donation ko. O, di sige, bawiin ko na lang.
dito huwag mo muna mayor bawiin kasi hindi mag-antay. Dinonate niyan eh. Kala ko ba dinodonate niya na walang kapalit? Gulo naman ni Bote oh. Tapos ngayon, dinonate mo tapos ayaw pala ni Pangulo yung donation ko, edi bawiin ko na lang. Ano ba yan? Ha? Ngayon tuloy. Ay, na bagong presidente, baka sakaling magustuhan. Oo. Oh. Total, ala ka naman. Huwag muna ikang bawiin, sabi raw ni Bantag, ah. Pag nagpalit ang bagong presidente, baka ikaw magustuhan. Si BBM na sinasabi, ah. Hindi, ah. Ibig sabihin, eh, nagalit si Digong, ah. Nagalit si Digong, ayaw ni Digong, ayaw pumag ni Digong. Pero iniimbita nila si Digong sa groundbreaking. Ah. Nagulo, ah. Ewan ko sa inyo, ah. Kailangan doon sa total, kailangan mga dinodonate mo yan. O, di sika ko, di ba kantay tayo ng Pangulo? Pero ano naman ang naging papel ng Atom sa paghuhukay doon sa loob ng Bilibid? Eh, sis nga po doon sa Salt Authority ni DJ Bantag, ang sabi niya sa akin, gagawa siya ng freestyle diving. Yung po bang freestyle na walang oxygen? Oh, freestyle diving eh, wala naman yung paghukay ng kayamanan na sinasabi ni ano eh. O, ito, testigo. Na hindi totoo ang sinasabi ni Attorney Ani Boying Rimulya na treasure hunting. O, ito, titistigo siya kay Bantag ngayon. O. So, ako naman po, dahil sa may bako naman ako, so, pinahiram ko po niya ako kung marunong maglalim yung aking operator. So, pinahiram ko po yung aking bako. Na hindi ko po napunta, hindi ko naman po alam kung saan yun. Eh. Napunta lang akong minsan. Para silipin lang nung hindi pa malalim. Oh, sinilip niya rin pala nung naguhukay. Hindi pa raw malalim. Nung minsan lang niya pinunta, sinilip lang niya. O, di? Mabait siya. Ah, di ba? Pinahiram lang niya. Inihiram daw ni Director Bantag. Eh. O, di ba? Sige. Paghuhukay na yun, part na ng joint venture? Eh, hindi po part yun eh. Parang paboro lang. Paboro lang kasi ang joint. Hindi raw pa, yung hukay-hukay, hindi raw parte yun. Talagang parang pakisama niya lang kay Bantag, ha? Pwede siya nagagawin yung development, commercial, financial, industrial, kung ano yung pwedeng gawin na maganda doon sa Bilibid. Sabi po ni Secretary Rimulya, void na daw po yung joint venture ninyo dahil wala naman yan talagang approval ng Presidente at hindi rin nagbigay ng go signal ang DOJ. Obligado po mag-umpisa sa Bucor. Yung JB, pagkatapos, kulang nga ng Swiss Challenge, which is dapat ang ginawa sana ni Secretary Guevara, sinabihan na magpa-Swiss Challenge tayo dyan. Maganda yan. Eh, ala naman sinasabi na nun. Oh, may kasalanan. Tinuturo niya si ano ha, mga boss. Unawain natin ha. Ah, si Secretary, si DOJ Secretary Guevara, sinasabi niya na parang mali. May pagkukulang ha. Oh, ha? Further study. Oh. So, paano magkakaroon ng illegal? Hindi pa naman natutuloy. We are waiting for the president. Kasi talagang presidente naman dapat ang mag-approve niyan. Oh, so siya rin sabi. Talagang presidente naman daw dapat mag-approve niyan. Sabi niya, oh. Eh, paano nag... Eh, ba't nakipagpirma nga kay ano nang walang approval ng presidente? Kay Bantag ng kontrata, joint venture niyo, wala na. Niloloko mo yata kami. Ang gulong kausap nito. Eh, sabi niya malilimutin naman siya, di ba? Eh, pero alam niya naman pala paano sinasabi niya, binasa niya na soul authority si Bantag, may soul authority si Bantag yun pala eh, maski na ano, wala rin pala sa isa yung alat kung walang approval ng presidente. Gulo nito. Okay. Kapalagay ko po. Kapalagay mo. Kapalagay ko po, hanggang hindi binibigyan ng official statement ng Department of Justice na ito ay void, edi hindi na valid pag sinabi nilang void. Pero sa ngayon, wala naman po akong natatanggap na official. Na, hanggang sa ngayon, wala pa palang natatanggap si Presidente Bote ng official na nagsasabing void yung kontrata eh. Wala pa rin. Hanggang sa ngayon, wala pa akong natatanggap na official. Paano magiging ano yan? Illegal yan. Oh, wala naman para ba sinasabi niya, wala namang nagsasabing huminto kayo diyan. Oh, wala namang nagsasabing illegal 'yan, wala namang nagsasabing illegal. Oh, paano nag-illegal? Oh. Ha? Gulo mo ah. Okay.
Yung joint venture namin ni General Bantagay, illegal. Wala pa naman. Oh. Pero hindi ko po nakikita. Wala raw nagsasabing illegal yung joint venture nila ni Bantag. O wala raw nagsasabi. Ibig sabihin, yung pinagpirmahan nila Bantag, legal. Kasi wala nagsasabing illegal eh. Ayos sa kanya ha. Magituloy. Kitang illegal dahil nag-donate nga ako eh. No. Tataka po ako kay Secretary Remulla. Eh, sinabi niya sa akin na verbal lang naman na withdrawin ko na. Nung sumunod naman ako sa utos. Kung ba't nakasama ako sa problema na General Bantag at saka yung problema niya. Sir, yung... Oh, sinabihan daw siya ni Remulla na withdrawin mo na. Oh, sumunod naman daw siya. Oh, winidro niya. Oh, bakit nasasama siya sa problema raw ni Bantag at saka ni Remulla? Ah, oh, eh, tatawa ako dito. Okay. Pinanggit po ni Secretary Remulla, 1.2 million cubic meters na lupang nahukay mula po din sa Bilibid. Anong sa iyo? Yun, 1.2. Ito, maganda sasabihin ito ni Presidente. 1.2 million cubic meters. Ya. Oh, ito, ito sagot, ito sagot. Po ninyo. Eh, sigurado po, mali yung input sa kanya, kay Secretary. Kung po sana ang mag-suggest, Secretary po yun eh. Eh, puntahan niya para makita niya. Kasi po, yung 1.2 million cubic meter, ang halaga po nung pag hinaul out, pinahakot, kunwari, nawawala, sabi ni Secretary eh. Kakasaka po ng 300 million minimum para yalis lang yung lupa na yun po. 60,000! Ang laki! 60,000 na truck pala ang pangharap ko nun. Dump truck para hakutin yun palabas. Meron din yung 60,000 na dump truck para hakutin palabas daw yung ano, yung 1.2 million cubic meter na lupa. Aabot daw na 300 million ang gagastusin mo pag hahakot pa lang ng lupa. Ah. Utya, malaki. Ah, ewan ko ah. Okay. Hakot pa lang ho yun. 60,000 na dump truck. Oh. Tayo mismo yung 60,000 na dump truck. 5,000 isang dump truck. Ganun yung magiging presyo nun. Sa 5,000, pinakamura. Isang dump truck na pang isang lupa. Sa isang interview sa TVC, Secretary Remulla, ang sinasabi po niya eh, si Mayor Bote at si DG Bantag seem to be very close to each other para daw kung nag-engage naman tayo sa treasure hunting. Close ba kayo ni Ani DG Bantag? Eh, siyempre po, nung bandang huli, dahil sa nahiraman ako, tapos ay meron akong JB contract sa Bucor, edi siyempre po, magiging kakilala, pero hindi po very close. Dahil ang usap ko, Bucor Business Center, mahirap naman po. Oh, hindi, mali na naman si Secretary Remulla, sabi, close daw eh, very close. Hindi naman pala very close eh, Secretary Remulla ha. Si ungaling na naman si Secretary Remulla, si ituloy. Huwag kapag-ibigan ng ganun basta sa isang general. Mayroon pa kami mensahe kayo kay SOJ o kaya sa Pangulo? Eh, lalo na kay SOJ na ako naman ay sumunod sa kanya mga payo na ihinto mo na yan dahil may problema yung kontrata mo. So, binunod ko. Eh, parang ngayon lumalabas. Ako pa ngayon nadidiin. Eh, ako'y nalulungkot. Kaya nga, nalulungkot siya. Siya pa nadidiin, ha? Eh, mayroon namang ano. Kung sakasakaling masasama ka at madidiin ka, Presidente Bote, eh, muha ka na lang ng abogado doon ka magpaliwanag sa korte. Dahil hindi mo ako pwede lumaban sa gobyerno. Sa ating Pangulo naman, sana, mabigyan ng pansin ito dahil hindi kumikibuyo ating Pangulo, eh. So, aba, kumibuo ka daw, habi ni... Presidente Bantag, His Excellency, bigyan mo roon ng pansin itong nangyayari na ito. Ha? Sige, tuloy mo. Napahingi ko na po na mahal na pangulo ng lupa ko, 200 hektarya, para malipat na lang po doon, matuloy na itong paglilipat ng jail at nang matapos na yung problema. At kung sino man ang mag-develop ng Bilibid, wala po ako kahit isang... kahit anong interest dyan na malagay ang pangalan ko dyan. Last na lang, Mayor, maka-personal, pwede po ninyong sagutin o hindi. May sama pa kayo ng loob ngayon kay SOJ dahil sa parang ikaw nga ay nadadawit na kayo dun sa issue na hindi naman dapat? Eh, wala po ko sa mga na loob dahil kung i-habla po nila ako, kaya ko naman lusutan. Kahit anong habla, kaya po lusutan. Wala raw siya sa mga na loob. Kung naman ka ng plastic, siyempre eh.
magbibigay ka ng magandang loob, eh, nasasabit ka, di, siyempre may sakit ka ng loob. Wala, real talk lang tayo, Brad. Dahil talagang inosente na mo. Oh. Inosente siya. Ayon sa kanya. Ganyan naman ho talaga pag may mga kasalanan. Sinasagot lang, inosente ako dyan. Korte ho magsasabi kung inosente siya, di ba? Kaya nga may korte. Kaya lang, yun nga. Nakipagkontrata siya sa ano, ang lumalabas ho talaga dito eh. Sinasabi niya, Sol, ano si ano? Si Bantag, anong Sol? Kailangan may approval nga ng DOJ sa kanong presidente bago siya makipag-deal sa ano eh. Nakipag-deal siya, wala pang approval doon sa dalawang dapat umaprove. Di ba? Dahil sa nabasa niya na may sole authority si Bantag sa Bucor. Ewan ko kung saan niya nabasa yun. No? Para pumasok sa kontrata. Ewan ha. Kasi karamihan sa mga ganyan, mga binibidding ho yan eh. Lahat ho yan, kung anong isusupply sa Muntinlupa, may mga bidder po yan, pinakamababa ho dyan kung sino pinakamura, dun ho, magandang quality, mga ganito, ganun ho yan eh. Kontrata nga ho sa gobyerno yan eh. Ewan ko lang yung mga beer in can, kung sinong, ano dyan, so, paano nangyari yan, o ba? Pero gaya na sabi ko, sa paliwanag niya, okay, Secretary Guevara, bakit ganito ganon, bakit ganon ganito, parang, ba? Kung hindi nila pinapatay si Kapersi, lulusot ito. Sakala nga, sumingaw yung baho, sumabog, pati yung mga jumper sa Muntinlupa na meron 200 kabahayan na nagsusupply ng kuryente galing sa Muntinlupa kasi naka-jumper. Million-million yung ano na yan, tipak-tipak talaga si General Bantag. Kaya pag pinapanood ko si Bloodcaster, ang galing ni Bloodcaster, ang galing, ah. Oy! Mag-collab na ho tayo. Maganda ho yung mga comments nyo. Kaya ituruan nyo ako dito. Kung himayin nyo nga siya. Kung tama ako sa pagkakaintindi ko sa sinasabi ni itong tao na to. Ha? Para sa akin, may ano to eh. Dawit talaga to eh. Dawit siya eh. Bakit siya nakipagkasundo? Alam naman niyang... Kasi negosyante siya eh. Tapos hindi naman pala siya. Maghahanap pa siya ng magdi-develop. Wala naman daw siya kapasidad. Mga ganito. Tapos hati 65-35. Magulo yan. Mag-collab na tayo mga boss. Shout out Jeff Ramos na. Magandang unang pagbati po sa gabi tayo. Roque, at always magandang buhay po sa ating lahat. Magandang buhay na Jeff. Shout out Amy Bingson, my friend, sabi niya. Inaasahan natin 'yan, nagagawin ang lahat para mapawalang sala si Berdugo Bantag. Nakakalungkot ang maganap diyan sa atin sa Pilipinas. Kakasuka ang hustisya, sabi ni friend Amy. Sabi ni friend Dolor Garcia, my friend, shout out, sabi niya. Good evening po Kuya Roque. Ano ba talaga ang istoryang 'yan ni Bantag? pag nagkausap tayo, ikikwento ko sa iyo, mahaba ay. Oo. 'Di ba? Rolando Cruz, shout out, sabi niya. Huwag na ninyong paniwalaan si Bantag sa pinagsasabi niya. Lalabas din yan lahat sa korte. Basta sagutin niya lahat yung kaso. Duterte ning din si Remulla abangan ang susunod na kabanata, sabi niya. No? Dolor Garcia ulit. Oh. Musta na po ba kayong mag-anak? God bless you all. Mabuti kami, friend Dolor. Si Dolor ulit. Oh. Kuya, kundi man ako laging present ay mga sa mga vlog ninyo, busy lang ako sa work. Okay lang, friend, ha? Porping Peña, shout out. Sabi niya, shout out Sir Rox, good evening, sabi ni Porping. Good evening. Amy Bingson, sabi niya. Hindi siya makakataka sa kasong ginawa niya, sabi ni friend Amy. Divine Wilson, shout out, sabi niya. Ipaliwanag kasi, bakit hindi sabihin ni Bantag kung saan dinala yung lupang galing sa hukay, na hinukay?
Sabi lang niya, sinungaling si Katapang at Remulla. Tama. Nakajima Priscilla, shout out, sabi niya. Sa totoo lang, hindi yan nakakatulog si Bantag kasi doon tumakbo sa Baguio. Kung ano mang yari, ang dami niyang pagtataguan bundok. Parang si Bin Laden, ganun. Mila Tomas, welcome to the club, Mila Tomas, sabi niya. I have been your fan for a while, but now lang magko-comment, sabi niya. Oh, salamat, salamat. Yannick Ordonez, shout out, sabi niya. Napurnada tuloy bilyong-bilyong hatian. Biro mo, gagawin ala BGC, yung bilibid, tiyak, para tumama sa loto. Totoo yan, Yannick, ah. Kalat ni Baya, shout out, sabi niya. Idol, regards na lang kay paring Gerald. Baka magkita kayo niyan, sabi niya. Shout out, Akira Milos, my friend, sabi ni Kalatni. Happy Thanksgiving, sweetie, sabi niya. Ha? Rachel Isguera, shout out, my friend, sabi niya. Good evening, Sir Rox. Malabong humarap si Bantag. Makikiramdam pa yan kung tuloy siya sa kulungan o magtatago na lang siya. Totoo yan. Marvin Malyari, welcome to the club. DOJ Palpak, sabi niya. Galit pa. Shout out my friend, Sherbin Sapeda, sabi niya. Magandang nakakapagtakang gabi po ulit sa iyo, Sir Rox, at sa lahat po ng mga kapatid sa pananalig. Rocky Warrior, sabi niya. Ang pinagtataka ko lang po, kung saan po yung Sir Sulweta. I'm sure po, he knows a lot of things, and he might be the key, sabi niya. Why all of a sudden, nawala po siya sa eksena. Never heard about him since day one. Totoo yan. If talagang wala siyang sabit, bakit po wala siya sa picture ng lahat ng pag-iimbestiga? Teka. Kakataka. Jay Ventura, shout out, sabi niya. Sir Rox, gandang gabi dyan sa Pinas. Kung hindi totoong nahinakot yung lupa nung hinukay sa bilibid, ang tanong, saan napunta? Sa dami ng lupang, imposible na walang silang dinalhan nun. Totoo yun, friend Jay Ventura. Si Kalat ni ulit. Good evening, Karoke. Sabi niya, ginagaya yata ni paring Gerald si Idol Norman. Ah. Naku po, pag nagkataon, tambak ang kaso nito. Makakasi you in court. Part 2 na naman tayo. Totoo yan, ha? Friend lahat niya. Diosdado Kunanan, shout out, sabi niya. Sir Rox, kantahan ko si Bantag, kasama ko mga igorot. Ang kanta mo na naman, Diosdado Kunanan ay, sabi niya, bagbag ti toink toink, bagbag ti toink toink, lakay, padasim day toy. Di ko naintindihan yan. Si Prince Sherbin ulit, oh. Sir Rox, wag na po sanang pahabain pa. Sabi niya po nung una, sasagutin niya lahat sa proper forum. Lahat ng bintang at akusasyon. And here it is. Bakit po parang nababahag po yata ang buntot? Sabi niya, ha? Be a gentleman, sabi ni Prince Erbin. No? This is the time you've been waiting for. Sa korte at sa harap ng buong mundo, dito mo ilabas lahat ng sakit ng ulo mo at ng depensa mo, Sir General, para magkaalaman na po, Sir, para makatulog ka na ng mahimbing. Oo, tama si Prince Erbin, oh, di ba? Ala eh. Ah, puro ko saan-saan nag-ano to si, ano eh, misayaw-sayaw pa ito si Bantag, ya. Benjamin Sia, shout out, sabi niya, naubusan na si Kibaliw at Badoy kung saan nila ikukunik. Pag sa MPA na naman nila ikukunik ang hukay, at nahuli sila ng MPI, tiyak dun sila dalawa ibabaon sa at lilitisin, ha? Totoo, ha? Wala, tahimik ngayon si Kibaliw, ha? Wala siya MPA, ha? Esther Rodriguez, shout out, sabi niya. Good day, Kuya Rox. Baka naman meron ng nakuhang treasure. Oh, di natin, ha? Pwede, ha? Pero ngayon ko lang, ha?
Kasi galante si Bote, di ba? Niya. Ibigay ko lang yung 200 hectares ko. Walang kapalit. Eh, baka nga nakadali na ng treasure si Labote, ah. Pero sobra naman lalim na nung naukay. 90-story building na raw yung lalim. Tsaka yung papasok na tunnel na gano'n, eh. Bating, sabi ni Esther Rodriguez, good day, Karoke. Baka naman meron ng nahukay na treasure si Bote ng Atom. Ay expert sa paghahanap ng ginto. Kaya alam niyang siguro na merong ginto sa Bilibid property. Kaya naghukay sila. Approved by Bantag. Oh, pwede, pwede. Oscar Lucas, welcome to the club, sabi niya. Karox, malakas ang loob ni Bantag kasi ang abogado niya ay katulad niya rin kriminal kasi balisong din ang gamit niya sa pagdepensa. Ganon. Bebot Romero, shout out, sabi niya. Hindi siya dadalo dyan at si Remulla ay isa pa ring sinungaling at ang presidente ay parang walang silbi dahil wala siyang ginagawang aksyon. Totoo yan, Bebot Romero, ha. Patrip-trip lang si presidente, ha. Benjamin Sia ulit, oh. Tanong mo sa Diyos, bakit ka pinabayaan? Ang sagot ng Diyos, wala ba akong karapatan na mag-break time? Eh di sorry. Ganon. Cora Guajardo, welcome to the club. Cora Guajardo, sabi niya, Guajardo ba? Guajardo. Guajardo siguro. Cora Guajardo. Siyempre malakas ang loob ni Bantag dahil may amo siyang kinakapitan. Kung magsalita, kala mo siyang may Sri, parang siyang Sri may-ari ng planeta, kaya si BBM Junior. Nigel Estrella, shout out, sabi niya, napakadali po sa mga taong sanay sa kasinungalingan ang gumawa ng dahilan. Yun ngang may ebidensya na itinatanggi pa, yung pa kayang may napag-usapan na sila, may napag-usapan sila lang ang nagkarinigan. Ang aaminin pa, wag na po tayong magtaka kung may technique at taktika pa tayong makikita sa mga susunod pang araw na umuusad ang usapin na yan. Oo, tama ka dyan. Si Nigel Estrella ulit, ang daming ganun to, ah. Sabi niya, maisingit na rin dito yung nangyayaring pagka-dismiss ni Liobert Dasmariñas sa naging kaso ni Jovelyn Galieno case sa Puerto Princesa, Palawan po. Nang dahil sa walang nakitang probable cause sa isinampang kaso sa kanilang magpinsan, rape with homicide, pero kalansay ang pinakitang ni rape, to yung kalansay. Salamat kay Sir Tommy Abile ng Bagwat Station sa matiyagang pagtulong sa kanila sa kabila ng mga pagbabanta sa buhay niya. Salamat po at sensya na naisingit ko tuloy dito dahil sa pagkatuwa ko at nanalo na naman ang katotohanan sa kasinungalingan. Don Juan, shout out Don Juan, sabi niya. Masyado ng overconfident si Bantag sa pamumuno sa loob ng Bilibid. Yung mga pinaggagawaan niya sa loob ng Bilibid ay takot sa kanya. Kaya hari na talaga turing niya sa sarili niya. Na kahit anong gawin niyang illegal, walang bulilyaso. Kahit mga pagpatay ng tao tulad ni Kapersi ay di siya mabubuko. Yari ka ngayon, sabi ni Don Juan. Sancho Panza Dilabrocha, shout out. Ramon Oclares, shout out, ha, sabi niya. Isang ligtas na gabi, Karox. At sa lahat, si Bantag, malakas loob niyan kasi may impluensya pa rin ang padrino niya. Kung di siya susuko, si Remulla hanggang case filing na lang yan. At di niya tutugisin si Bantag na mahuli at baka siya pa nga ang ikanta. Ah?
Kinakanta na nga siya, di ba? Tinuturo si Remulla na yung drug lord na inarbor niya, kakilala si Villamor at saka si yung gunman. O, hindi, tinuturo na nga siya. Tinuturo pa nga siyang ano siya, addict siya dahil magpa-drug test ka, di ba? Sabi sa kanya ni Bantag, Jerry Mulya, ha? Wala ang kredibilidad, mag-resign ka na dyan, ha? Ganon, dami. Ay, hapo. Food for thought, sabi ni Ramon Oclares. Ang hustisya sa bansang panig, ang hustisya sa bansa, panig sa'yo kung mayaman ka. Pag mahirap ka, kalaboso o patay ka. Kung kaanak ka ng politiko o oligarko, sigurado dismiss ang iyong kaso. Ganon. Jaime Catalan, shout out Jaime Catalan. Huwag mo akong patatawanin na naman, ha. Habi niya, good day Carox. May pangalan na ang tuta ko. Oh, sa wakas may pangalan na. Panelo sana ipapangalan. Ano? Good day sa Carox. May pangalan na ang tuta ko. Panelo sana ipapangalan ko. Kaya lang, pangbutiki. Naman tayo sa tuta eh. Yung name na yon, sabi niya. Ang pangalan niya ay Harry Rokita. Hello? Harry Rokita. Tuwang-tuwa ang tuta ko sa bago niyang pangalan. Tumahol ng tumahol na parang spokesperson. Isa lang ang problema nung lumakad ang tuta ko ay kumekembot-kembot. Walang yan tuta ito, bakla. Wala to. Yan yung katalala to. Ay. Ninya Merin. Shout out. Welcome to the club. Ninya Merin. Good day, Sir Rox. Di malama kung sinong nagsasabi. Di malaman kung sinong nagsasabi ng totoo. Pare, sabi niya. Yung sinungaling yan, si Bantag at si Remulla. Sabi nga ni Kapersi, walang tulak isipain. Pero pasasambat, makakamit din ng pamilya mabasa ang katarungan. Hangad nila si Rox. God is good. Oo, totoo yan. So, Jody Dwarf, shout out ha, sabi niya. Si Tanda at ang sex spiritual advisor niyang si Pastor Sex ang nagkumpas kay Bantag. Ooh, ganun ba, so Jody Dwarf? Alberto Olaer, shout out, sabi niya. Carox, dapat kay Bantag itulad sa pelikulang Cowboy ni Clint Eastwood. Hulihin at talian sa liig. Ipahila sa kabayo na ikinulong niya sa Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ano kayang nagawa ang kasalanan ng kabayo? Siguro ng re-rape. Ah? Ang gaganda ng comment kasi nitong mga to, kaya hindi pwedeng hindi basahin. Raul Villanada, shout out, sabi niya. Magandang hapon po, kuyang. Makikinig muna ako bago ako magkomento. Ah. Oh, sige. Ted Pasibe, shout out, sabi niya. Magandang umaga po, Carox. Sana'y laging mabuti naman ang inyong araw diyan sa lahat ng inyong mga taga-suporta. Nakakawili talagang makinig sa inyong pagbabasa ng mga comments. Sa totoo lang, sabi niya. Sana ay marami pang mag-subscribe sa inyong programa at tiyak ko na mawiwili din sila. Dahil Thanksgiving ngayon dito sa dito ay binabati ko rin kayo ng Thanksgiving. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay Ted Pasible. Renato Messina, shout out, sabi niya. Mukhang nagbabaliw-baliwa ng bugok na si Bantag. Ha? Ganun, para nga. Raul Villanada ulit. Talagang gusto nang makakuha ng ginto si Bantag. Kaya kahit wala sa rules and guidelines, tira siya. Yan ang naipagmahaging runong ni Digong nyo na version nila sa rule of law. Totoo yan. Ha? Ray O, shout out Ray O. Sabi ni Ray O. Boss Rox, baka magbago isip ni Bantag at makipag-deal na maging state witness at ituro niya ang tunay na mastermind para gumaan ang kaso niya. Sana nga at matapos na itong sarsuela niya at Boying. Oh.
Ay, may katala na naman ulit. Ito na naman. Ha? Sabi? Ang ganda talaga ng hairline ni Remulla. Pareho sila ni Kim. No? Ay, may katalang ka, ha? Ayun na. Oo nga, no. Tama ka. Ang galing mo talaga. Ang ganda talaga ng hairline ni Remulla. Pareho sila ni Kenkoy. May itim lang siya kay Kenkoy. Ang galing talaga nito. Pati hairline ni ano. Ha? Huh? Ay, may katala na naman. Sabi niya. Bakit natataranta si Remulla pag tinatanong tungkol sa kaso ni Duterte sa ICC? Kasi yung bayag niya, umaakit sa leeg niya. Grabe takot mo sa boss mo, Mr. Kenkoy. Ay, naku. Wala to si... Ang galing nitong ano to, komedyante to. 3JC Hope, shout out my friend. Sabi niya, oh. Hello Sir Rox, medyo na busy ako lately. Kumusta na? Ang mabuti. Joe Flores, my friend, shout out. Ah. Menopause, oh, busy busy naman si Joe Flores. Oh. Magparamdam ka naman, Brad. Ha? Sabi niya, oh. Hello Sir Rox, medyo na busy ako lately. Kumusta na? Kahit naman busy ako, nakakapanood pa rin naman ako sa vlog mo. Hi, ang daming ganap sa Pinas. Pag nakita ko ang comment section mo na lampas-lampas na sa 150 comments, eh di na ako nagko-comment. Kasi baka di mabasa. Nung isang araw, daming comment, pero nag-comment pa rin ako. Kinabukasan, di mo nabasa. Gagalit-galitan lang ako, ha? Si 3JC ulit, oh. Hala, may kapangyarihan pala si Bantag na di na kailangan ang approval ng DOJ. Wow, talaga. Nakasandal kasi sa pader. Eh, sabi niya. 3JC up ulit. Ang dami, oh. Nga pala, Sir Rox. Kamusta na ba si friend Joe Flores? Yun nga, eh. Sinashout out ko. No? Alam mo yan, busy kasi rin yan, eh. Oo. Busy sa pagbibilang ng pera. Ha? Sabi niya. I have not heard from him. I hope he is doing well. Kaya, hinahanap eh, mamamas ko po eh. Oy, pamasko ko, 3JC Hope, ha? Yung retrato mong maganda ka, sabi mo, wala pa hanggang ngayon, ha? Huwag mo iniiba usapan, ha? 3JC Hope, pa, my friend, ha? Sabi niya, 3J, sabi, Sir Rox, imagine kung naging presidente si Bantag, mahabaging langit, total eclipse ng Pilipinas. Hay, totoo yan. Oh, 3JC Hope naman, dami. Sabi niya, nga pala Sir Rox, imagine si Remulla nagpapaalam kay Diggs kung mag-member uli sa ICC. To that effect, sabi niya, hala, parang binastos niya si PBBM. Ano yan? Bypass niya ang presidente ng Pinas? That's only tell you one thing. Si Diggs pa rin ang boss ni Remulla. Totoo yan, 3JC Hope. Galing mo talaga, ha? 3JC Hope ulit. Meron kayang nag-a-advise kay PBBM tungkol sa posibleng ma-over, posibleng ma-dethrone siya sa Malacañang dahil sa gulo, sa gulo ng kanyang administrasyon. Mga vloggers niya, sila-sila nagkakalat. Mga nasa posisyon, hindi faithful sa kanya. Panay ang party niya, labas ng bansa. Baka mamaya habang nasa labas siya ng bansa, eh pagbalik niya, eh hindi na siya ang nakaupo sa Malacañang. That would be so, so sad, sabi niya. Yun nga sinasabi ni Kapersi, di ba, 3JC Hope, ha? Ricardo Leonardo, shout out, sabi niya. Boss, nanonood ako ng mga vlog ni Attorney Libayan at ayon sa kanya, lahat daw ng kaso ay pwedeng magkaroon ng bail kung mahina ang ebidensya nung nagsasampa ng kaso. Yun nga, mahirap yun. Kagaya kay Bong Navarro, nagpetition to grant bail siya kasi yung kaso niya eh no bail recommended sabi nung judge. Oh. Eh kailangan patunayan niya na the evidence of guilt is weak para bigyan siya. Ibig sabihin yung sinabi nung judge na no bail recommended, eh, yun ang kakalabanin mo. Napakabigat po niyan. Ah, para tanggapin nung nagsabi na no bail recommended, natanga siya.
Maliwanag po yan, di ba? Rape, sabi nung judge, no bail recommended. Oh. Ngayon, nagpapile tong ano ng petition for bail ng motion for reconsideration na makapag-bail. Oh. Ang dapat mong gawin, patunayan mo na ang evidence of guilt is weak. O, paano patutunayan ngayon ni Bong Navarro na ang evidence of guilt is weak? Eh, nung una po yung kay Bong Navarro na yan, nung si Secretary De Lima pa ang nakaupo sa DOJ, nagpile ng kaso ng rape si Cornejo sa lower court na dismiss. Nasusbaybayan ko po yan eh. Umapila sila sa Department of Justice, na-dismiss din. Bakit na-dismiss? Lack of probable cause. Kaya na-dismiss yung kaso. Ha? Ngayon, ini-appealan nila naman nila sa Court of Appeal. After 7 years po, ha? 7 years ang lumipas. Kaya walang kamalay-malay sila Bong Navarro na biglang ayan na. Sabi ng Court of Appeal, may probable cause. Nakitaan nila na probable cause. Na bago ho yung ano yung sentensya nung lower court at saka ng Department of Justice na bago ang nasunod yung Court of Appeal. Kaya na warrant of arrest si Bong Navarro. O ngayon, paano mo ngayon patutunayan na the evidence of guilt is weak? Eh nabaliktad yung decision ng lower court at saka ng ano Department of Justice. O nakakita siya, kaya nabaliktad dahil the evidence of guilt is strong. Pero sana, kasi maraming lumalabas nun yung mga vlogger eh. Oh, tumulong si Rapi Tulpo, tumulong si Robin Padilla, tumulong si Duterte, tumulong si BBM, makakalaya na lahat-lahat. O marami namang nanonood ng vlog, di ba? O ganun. Oh, di ba? Pagkatapos, wala pala, ayan na. Kawawa naman siya, totoo. Tingnan ang buhay ng tao, mga boss, di ba? Ang ganda ng buhay ni Bong Navarro, putres. Ngayon, doon siya natutulog sa Taguig City Jail. Hirap po, ah. Tinatanto nga yung mga na dito, papanong buhay sa City Jail, eh. Ang daming tao, ganyan. Si Brother Eli Asistio, tinatanong ko rin siya, nagperati tayo pinag-uusapan yan, nagnyari kay Bong Navarro na yan. Kawawa, ikayan doon, Swerte siya kung may mahihigaan siya na ano. Kawawa. Payat na ho si Bong Navarro, eh, di ba? O, tuloy na natin to. Mag-isang oras na ho, eh, sayang to. O, to. Ricardo Leonardo ulit to. Boss, maganda siguro sampahan na uli ng iba't ibang klase ng kaso yan para magkasapin-sapin na ang susuwingin niya. Totoo, dapat ganun na nga eh. O, di ba? Susan Castro de la Cruz, shout out. Sabi niya, good evening, Carox. Stay safe and healthy always. Road to 19K na po. Congrats and more power. O, salamat sa suporta, Susan Castro de la Cruz, ha. Stay safe ka rin and healthy, ha. Reynaldo Gonzalez, o, sabi ni Reynaldo Gonzalez. O. Madali lang makita si Sulweta. Baka na-plus sa kubeta. Pambira. Ay, naku. Sabi ni Nakajima Priscila, pareho silang mamatay tao ni Duterte, sabi niya. Nakajima Priscila ulit, hindi pa pataya si Sulweta, sa aking palagay, merong pinagtataguan yan. Baka si Bantag pa rin ang nagtatago kay Sulweta. Pwede. Nakajima Priscila ulit, oh. Kaya nang tago si Sulweta, may kasalanan, sir. Totoo yan, eh. Magtatago ba yan? Walang kasalanan yan. Danilo Rubio, shout out, sabi niya. Ang lakas ng padrino ni Bantag. Siyempre, ha. Mantaki mong kaya siya pinuesto dyan sa Bilibid sa Bucor, eh. Dahil sa ang kanyang kwalifikasyon, eh. Kasi naghahagis siya ng granada. Oh! Anak ng pating, oh. Nakajima Priscila ulit, oh. Ay, meron talagang swapang organid na mga kapatid. Oo, oh, pero sobrang ganid itong kapatid ng asawa ko. Oo. Walang asawa to, Nakajima Priscila. Walang asawa, walang anak. Oo. Oh,
Pinakamayaman pa sa lahat ng kapatid. Oo. Gusto niya swapangin lahat yung ari-arian. Sa kanya lang daw mapupunta yun. Pero bang ganun? Kaya yun, masakit man ang loob ng asawa ko dahil hindi sanay ang asawa ko sa ganito. Nagkikita-kita sila magkakapatid sa korte. Ang kapal ng mukha ng kapatid. Kulang ang salitang ganid, nakajima. Kulang. Para sa kapatid nitong asawa ko, kulang yung ganid. Danilo Rubio ulit, oh. Tell it to the Marines, pare, tell it to the Marines, pare-pareho lang kayo, justice to Capercy, sabi niya. Elizabeth Iscare, shout out, sabi niya. Good night, Sir Rox. God bless sa ating lahat, sabi niya. Ras Suriano, shout out, sabi niya. Hi, Karox, salamat sa everyday updates. God bless you always. Stay safe and healthy. Stay safe and healthy ka rin dyan. Andy De La Cruz, shout out, sabi niya. Circus ang labas niyan. Huwag naman sana. Elizabeth Iscari ulit. Oh. Sa tingin ko dyan, baka di na nila mahuhuli yan si Bantag. Magtatago na yan ng tuluyan. Ewan ko lang kung gagawin lahat ni Remulla para mahanap at makulong yan si Bantag. Ang iniisip ko, baka di na din nila pupursigihing mahuli yan kasi baka mas maraming ibulgar itong si Bantag. Sa palagay ko lang to, Sir Rox. Abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata. Sang-ayon ako sa iyo, Elizabeth Iscari. Sang-ayon ako sa iyo. Yan din ang palagay ko. Emily Capistrano, shout out, sabi niya. Good day ka, Rox. Nakakalungkot ang mga nangyayari sa ating bansa. Sa pagkamatay ni Capercy, daming mga nabubunyag. Panakatiwalian. Sila-sila magtuturoan. Naway huwag matabunan o malimot ng ang hustisya hangad natin kay Capercy. God bless, Carox. God bless, Emily Capistrano. Wilma Takahashi, shout out, sabi niya. Kung magiging popular si Capercy, pwede niyang presidente. Magaling siyang magsasagot. Sayang si Capercy talaga. Inggit na lang talaga kapag magaling at malinaw magsalita. Magaling din sa mga batas. Kahit hindi abogado, marami na rin alam, sabi ni Wilma Takahashi. Reynaldo Gonzalez ulit. Alam mo, Tita Dory, yan para kakaiba ang mga taga-Rocky comment ng aasar lang. Sa ibang banda, nakakatawa rin, ha? Sabi niya. Ha? Maricar Baldonado, shout out, sabi niya. Bakit po ganun, Sir Rox? Halos bilyon-bilyon na ang pinag-uusapan na nadidiscovery dyan sa Bucor. Bakit parang walang interes ang ating presidente kung ano-ano ang inuuna? Dapat magpakita rin siya ng concern dyan sa mga kasong nadiskubre para matakot ang mga gumagawa ng katiwalian at pagpatay, paggamit ng tao sa loob. Kaya sila inilagay sa loob para magbago, hindi para ilugmok sa kasalanan ng hindi nila kagustuhan. Tama ka dyan, Pren Maricar Baldonado, ha? Reynaldo Gonzalez ulit, oh. Sabi niya, kaya di sumipot, baka naipuot itong si Bantag, naipuot. Laratratin kasi siya ng tanong ng sa hearing na puno siya ng may kagagawan at alam naman Bantag na ang maisasagot niya lang ay pawang mga kasinungalingan na lamang. Kaya alanan saysay pag-ipot Bantag sa hearing, sabi niya. Pag-ipot ni Bantag sa hearing, sabi niya. Maricar Baldonado ulit, oh. Ah, good day, Sir Rox. Serious po akong nakikinig sa vlog mo. Bigla kang magbabasa ng comment ng mga nakaliwa, biglang kokontra ng dalawang subscriber mo at sinusupalpal siya biglang akong matatawa. Dapat talagang may kontra si Rox para hindi siya kumibo. Blessed night po. Blessed night, Maricar. Ah. Fernando Ribong, shout out, sabi niya. Sir Rox, di ba dapat i-warrant of arrest na yan? Mayabang at hayop na Bantag piling hari kung mag-aasta. Eh, puro kahayupan naman pinaggagawa sa Bucor, sabi niya. Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Wow, ha? Ang gulo-gulo naman. Kanya-kanyang istorya. Ah, sabi niya.
Itong si Bantag, akala niya kanya yung Bucor. Tawa na tawa si Elizabeth Iscari. Di daw kailangang magpaalam sa Secretary Remulla. Sino ba siya sa akala niya, presidente? Nagpapatawa ba siya o nangiinsulto? OG Castañeda, shout out, sabi niya. Siyempre, hindi aamin yan. Hindi lang pinansin nung una yan, excavated material ang laking pera niyan, sabi ni OG Castañeda. Ross Dacelen, shout out, sabi niya. Malakas ang loob ni Bantag dahil meron pa siyang boss, si Tanda. Invited pa nga niya. Ibig sabihin, okay kay Tanda. God always moves in a mysterious way, sabi niya. Nang dahil sa pagpatay kay Kaper si Lapid, nabisto at nagkasanga-sanga na ang mga anomalya sa bilibid. Justice for Kaper si Totoo yan, Rosda. Crisestomo Urog, shout out, sabi niya. Wala kang alam, hinukay na lupa, sino kumita, magkano kinita, baka kinain ng mga preso. Lebrado Ludovico, shout out, sabi niya. Para naman kay Grace, paliit na ng paliit ang iyong mundo. Hindi mo madadal sa hukay ang salapi. Lalabas niyan, isa kang gahaman, ganid. Masakit yun. Gusto mo ba yun? Siyempre hindi. Makapal nga mo ka, Lebrado Ludovico. Ewan ko ba dyan sa gaga na yan. Chris M. Buena Obra, shout out, sabi niya. Good day, Karoke. Hindi haharap yung Bantag na yan. Paninindigan niya yung sinabi niyang bumaba muna sa pwesto si Remulla. Regarding naman sa hukay na natagpuan diyan sa Bucor, maliwanag naman na pang sariling desisyon niya lang ang pinairal dahil pinatitigil siya ni DOJ Secretary Remulla. Ayun, sasabi niya, wala akong ibang concern muna sa ibang kasong isasampa sa kanya. Bagkos kailangan ang malaman muna natin ang totoong hustisya sa pagkapatay kay Kaper si Lapid at sa kanila tuloy yung mga plunder cases at iba pang kaso ni Bantag. Keep safe always and God bless, Karoke. God bless, Chris. Ingat ka rin dyan sa Jeda. Fernando Lulubigo ulit. Blessed morning po, Sir Roque. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. Hindi yan lalabas sa kanyang lungga kasi malilintikan siya sa kanyang mga katarantaduhan. Kakarimarim ka rin din Bantag, sabi ni Librado Ludovico. Shout out John Rowan Jelly, Joral Jelly, ah. Nasa Canada rin ito eh. Hindi mo ba kilala Librado Ludovico, sila Rowan at saka si Joral? Chelly Santos, shout out. Welcome to the club, Chelly Santos. May sariling mundo si Bantag na yan. E pinaglululo ko mga tao. Sinungaling ka, sabi niya, Chelly Santos. Bruno, shout out, sabi niya. Maraming bobo't gagong Pilipino na kumakampi sa mga krimen na ginawa ni Bantag. Dami talaga, ah. Idem Azul, welcome to the club. Idem Azul, sabi niya. Parang ang mga sagutan ni Bantag at Remulla ay part ng kanilang sarsuela. Kasi pansin ko lang, iisang tao at parehong tao lang ang kanilang pinagtatakpan. Ayaw nilang madawit si Digong Nyo. Galing mo, ha? Oy, mission accomplished, ha? O, isang oras din. Nabasa ko na. Nakapagkulab na naman tayo. Napasaya na naman ako ni ano. Ay, may katalan. Kaya po. God bless po. God bless, ha? Good night, mga boss. Give love on Christmas Day. Lapit na po.